Anumang lahi ang kabilang sa mga sindikato ng illegal na droga, handa naman daw ang PIDEA na puksain sila. Justine Santos, News 5. Alas 6:39 na po, mayang buntag niya sa Dakbayan, sa Sugbo, sa aming pagbabalik. Balita sa ibang bansa naman tayo, pinakamalakas na pagsabog ng Mount Sinabung sa Indonesia na itala kahapon. Lalaki na mala Spider-Man o umakyat sa isang building sa Amerika, inaresto! Tuloy-tuloy po ang ating mga umaaribang balita ngayong umaga. Pero balikan muna natin ang mga headlines ngayon, araw ng Miyerkules, September 8, 2010. Hong Kong officials tikom mambibig sa isinasagawa nilang investigasyon sa hostage crisis. Pero barabarang pag-responde ng PNP sa insidente, muling pinuna. Pangulong Aquino pinanindigan ang ginawang pag-ako sa kahihiyang inabot ng bansa sa hostage crisis. Pero mga pumalyang opisyal, hindi pa rin daw ligtas. Malacanang inilabas na ang inisyal na napagkasunduan sa media dialogue kaugnay sa crisis reporting. Pag-ere ng live sa mga sensitibong insidente, ipinagbabawal na. Pagdinig sa kaso naman ni Congressman Ronald Singson inurong sa October 19, bisa ng piyansa ng kongresista, pinalawig din. Dalawang impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez lusot na sa Kamara. VAT exemption ng mga senior citizen pinag-iisipang bawiin para makakalap ng mas malaking pondo para sa gobyerno. Magandang umaga, 6:42. Ay, break muna tayo sa local news at silipin natin ang mga pangyayari sa ibang bansa. Naitala kahapon ang pinakamalakas sa pagsabog ng Mount Sinabung sa North Sumatra, Indonesia. Ito na ang ika-apat na beses sa pagsabog ng bulkan mula na mag-alboroto ito noong nakaraang linggo. Umabot sa 5 kilometro ang taas ng binugan nitong abo at usok. Dinig din ang pagsabog nito at naramdaman ang pagyanig ng lupa kahit sa mga lugar na nasa layong 8 kilometro. Inilikas sa evacuation centers ang may 25,000 residente na nakatira malapit sa bulkan. Sa Estados Unidos naman, 3,000 residente ang kinakailangang ilikas dahil sa patuloy na wildfire sa Colorado. Tinatayang nasa mahigit 3,000 acres na ng Boulder ang natupok ng apoy at daang-daang bahay na rin ang nadamay. Wala namang naiulat na nasaktan sa wildfire. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan o paano nagsimula ang sunog. Ay, lipad naman tayo sa Latin America. Dalawang oil drum ang hinukay ng mga pulis sa magkahiwalay na lugar sa El Salvador. Pero hindi langis ang laman ng mga drum na to. Halo-halong $25 at $100 bills ang nasa loob ng mga naturang drum. Ang kabuuang halaga aabot sa tumataginting na $9 million. Posible raw na mga drug traffickers ang nagbaon ng pera. Balik tayo sa United States. Arestado ang tinaguriang skyscraper climber na si Dan Goodwin matapos akyatin ang isang 58-story building na walang permiso. Mala Spider-Man na inakyat ni Goodwin ang Millennium Tower na ito sa San Francisco gamit lang ang suction cups. Pagdating sa pinakatuktok, iniladlad pa niya ang watawat ng Amerika. Pero habang ginagawa ni Goodwin ang stunt, nakaabang na ang mga polis na aaresto sa kanya. Kakasuhan siya ng trespassing at public nuisance. Mahigit 100 tiger sharks naman ang nasa pool ng kamera ng rescue helicopter crew. Sa east coast ng Noosa sa Australia, kitang-kita ang mga pating mula sa ere. Pinalibutan ng mga ito ang isang malaking grupo ng mga isda para kainin. Wala namang lumalangoy malapit sa lugar pero inalerto ang local lifeguards dahil sa nagkalat ng mga pating. Can't touch this. Magandang umaga mga sapulero at mga sapulera, chismisa muna tayo. Si Ami Perez na ang bagong reyna ng TV5. Ako po, iniintriga na si Chang Amay na siyang bagong reyna ng TV5 ngayon. Patapos ilang paso ng kanyang face-to-face ang mga kalabang programa sa GMA 7 at ABS-CBN, magsisimula na bukas ng gabi ang The Untold Stories of Face-to-Face.
Kung tumatak sa kamalayan ninyo ang mga Chonky Babes at Chonky Babes, ang mga nakawiwindag na kwento ng tunay na buhay ng mga guests sa Face to Face sa Untold Story, ay makukumpleto ang kabuuang kwento nito dahil bibigyan buhay ng mga bagidong artista ang mga kwento. Wala na raw mahihiling pa si kapatid na Ami dahil sa kabila ng kairaming pagsubok sa kanyang buhay may asawa at sa karir, ibinibigay pa rin ni Lord sa kanya ang huling halakhak. Pero ayaw niyang magpatawag na reyna na siya ng 5. Langgana! Happy birthday sa iyo, friend Ami! Lalaki Gaman at Marco Alcaraz sa Bora Pakakasal. Wala na raw atrasan ang pagmamahalang Lalaki Gaman at Marco Alcaraz. Kung matutupad ang kanilang mga pangarap sa karir ngayong taon, next year ay gusto na nilang magpakasal at beach wedding ito. Saan pa? Sa Boracay. Isang dosena ang iniisip nilang maging mga Junakis. Pero joke lang ito dahil mahirap namang malosyang ang beauty queen. Payag nga raw si Lara na mag-post ng super duper sexy sa men's magazine kung maganda ang offer sa kanya. Why not? Si Jed Madela, Delma sa isyong mataba siya. Walang kiber si Jed kung pinapansin na ngayon ang kanyang pagiging mataba. Ang iba kasi niyang mga kontemporaryo ay nagpapasexy sa mga concerts at pictorial kahit na mga singer sila. Pero ang katuwiran ni Jed, boses niya ang mahalaga at hindi ang katawan niya. Well, may kaya namang magtaray si Jed bilang world singing champion nga siya, di ba? Wala bang pa kayo dun? See you next! Isang aktor, ginagawang loto ang Showbiz Girls. Grabe, di ba? Mamaya, mga chong at mga chong kilalanin dito kung sino siya sa Chukchak Chenes at mga dapat niyo pang abangan sa Sapul, Pacman at iba pang kongresista. Major ang pag-welcome kay Venus Fra sa kamera. At Joey De Leon, aalis nga ba sa TV5 sakaling lumipat sa kapatid network si Willie Ray Villame? Grabe! Ay, alamin muna natin ang lagay, hindi nang binabayad ng mga drivers sa MMDA, pero ang lagay ng trapiko mula kay Makata gamit pa rin ang napakalupit ng News 5 Life Pack. Go, Makata! Ay, sana naman ako napadpad! Nandito naman ako po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid! Dito pa rin po sa EDSA, live na live po tayong nakikita, lalo na po ang aking mga nasa likuran na bahagi ng kalsada. Northbound po ito. Dito po ang tinatawag na main avenue ng EDSA. At kasalukuyan na rin pong dumarami. Bagamat ito po ay northbound, papunta ng probinsya, pagawin ng Fairview, padiretso ng monumento. Iyan po ang inyong nakikita ngayon. Mabilis pa naman po ang andar mula doon sa flyover ng Santolan. Kaya naman po, kasiyasiya pa ang lagay pong iyan. Ang kabilang panig ang atin namang tutukan. At nakikita pa nga po ang aking PSG na tinuturo ang aming lugar na kinalalagyan, Emergency Bay Edsa's Main Avenue, na talaga naman po ngayon, papakita ko po sa inyo na mayroon na pong pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kaya naman, ingat-ingat po kayo. Gayun din po sa mga nabanggit ko kanina na maluwag-luwag pang lugar dito po sa May Lanusa, sa May Katipunan. Ngayon po ay bumibigit na ang kanilang mga panig ng southbound at doon naman po sa Espanya Lacson, westbound. Ay, naku po, umpisa na rin po ng pagsisikip ng mga naroroong mga sasakyan. Kaya ingat-ingat po lamang at eto na rin po ang inyong lingkod na si Makatatawanan at bumabati po sa lahat ng may karawan sa anak ni Auntie Nenet dyan po sa Cebu. Live na live po tayo at tuwang-tuwa po kami sa inyong panunod at pagtutuksawin. Kaya po, dahil dyan, kasama ng aking PSG at kami nag-aatid ng trapikong Makata on the spot, nag-uulat live na live saan mang panig ng daigdig. Ito pa rin po ang inyong Makatatawanan, ang Makatong Cool na Cool! Sa mga tinanghali ng gising na 9 minuto bago may kapito na umaga. Of course, hindi po kompleto ang ating araw pag walang balita mampalakasan. Muling nagpakitang gilas ang tandem ni na Efren Batareyes at Francisco Django Bustamante. Naharap ng ating mga kababayan kahapon matapos silang paso ang mga katunggali mula Thailand sa opening round ng World Cup of Pool 2010. Nagposte ang magkumparing sina Reyes at Bustamante ng 8-3 panalo kontra sa Thailand duo para umabante sa top 16 na nasabing torneo. Kumawala sa dikdikan laban sa unang apat na racks sina Bata at Django. Sinimulan nilang dominahin ang laro sa ikalimang rack. Nagsilbing pambawi para sa Pinoy tandem ang panalong ito matapos maisahan ng parehong Thai duo sa quarterfinals ng 2007 Southeast Asian Games. Sa iba pang laro,